So ang pag-setup pala nito mga D.I.Y is madali lang. So ayan, ito yung kanyang selector, on off. Yan. Tapos yung kanyang suction. Ito yung suction niya. Bali ito pala is dinugtong na natin ito. Yan. Adapter niya para dun sa hose, para sa suction. Ito pwede nyong idirekta to sa anong mga D.I.Y, sa faucet. Tapos itong kanyang suction. Yan. Isasalpak lang natin itong kanyang strainer para hindi mapasukan ng buhangin o kaya mga rumi-rumi sa tubig na nagbabara sa ating nozzle gun. Yan, so yan, lalagyan na natin. Dito natin siya isasalpak. Dito, yan o. Kung makikita nyo, mayroon siyang thread. Dito natin siya iti-thread. Higpitan nyo lang at huwag masyadong mahigpit para hindi mabasag ito. Mababasag kasi yan eh. Katamtamang higpit lang para hindi magsingaw. Pag sumingaw kasi ito, mahirapan siyang umigot ng tubig. So yan, 8 months na sa akin to, pero goods na goods pa rin siya. Wala siyang, hindi siya nagka-problema. Hindi kagaya sa mga nabibili na pressure wash. Ito kasi mga D.I.Y is made in Japan. Yan. Kahit pangit yung kulay niya, mas pinili ko to. Kasi yung quality ng unit ang tinignan natin. Hindi yung itsura. Maraming nabibili ngayon, mga mura lang, kaso ano, iba madaling masira. At kadalasang sira pala nito mga D.I.Y is yung kanyang ano, pressure switch sa loob. Gawa nung ano, pag ginamitan natin siya ng ano, yan yung spray gun niya. Kasi itong spray gun niya, pag kinalapit mong ganyan, mag-open ito. Mag-open yung kanyang sarado dito, yung valve. Tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Pero pag binatawan natin itong trigger niya, yan, magkuklos yan. Tapos yung pressure ng tubig, ito diretsong umaandar kung ano niya, water pump niya. Yung pressure niya is babalik. At yung valve ito, pressure switch valve, is meron kasing contact yan mga D.I.Y. Pag nagkaroon ng pressure yung tubig, pag na-reach niya na yung pressure niya, is mag-open siya, mag-open yung contact niya. Kaya yun, mawawala ng supply yung motor, hindi siya andar. Yun yung silbi ng pressure switch valve. Then ito, sisit up muna natin ito dun sa kanyang spray gun. So shout out nga pala sa aso natin, si Tami. Tami! Shhh. Yan si Tami. Tapos ito, isasalpak na lang ito mga D.I.Y. Yan o. Ito palang binili nating hose na to eh, ano, sa online din, 15 meters. Kaya mahaba-haba siya. Ginagamit ko din kasi ito panlinis ng aircon mga D.I.Y. Ito yung release nya. Release. Hindi nyo lang na ganyan. Release. Yun, para mahugot. Tapos pag isalpak nyo naman, laksan nyo lang yung pagsalpak nyo para ano, mag-lock sya. Yun, hanggang lumagatik. Yan. So okay na sya. Then ito palang silbi nito mga D.I.Y. Lagayan ng sabon to. Kahit anong ilagay nyong sabon dito, pwede. Then, lagay na natin. Yan. Tapos ito. Kung makikita nyo ito, yan. Press nyo lang yan. At hugutin. Yan. Meron siyang guide. Itong guide nyang yan, yun o. Hindi makikita. Kaya mag-focus ng ating camera. Makikita nyo yung guide na yan o. Yan o. Yan. Tapos ito yung guide na yan. Dapat magkatapat yan para may suot nyo. Kailangan magkatapat sila. Yun. Ganyan yan. Then ito naman, paano natin hugutin to? I-dain nyo lang na ganyan. Makikita nyo mayroon siyang space. May spring kasi yan eh. Pag tinulak nyo yan, tapos ikutin nyo clockwise. Ganun. Yun. Pag pinasok nyo naman, i-dain nyo lang. Ginikutin nyo counterclockwise. Yun, para mag-lock. Diyan natin lalagay yung lagayan ng sabon. Yan. Yan. Para i-spray natin. So ito muna yung gagamitin natin. Lalagyan natin ng sabon. Then ito naman. Yung sa ano niya, sa hose niya. Yan. Dito lang natin sasalpak yan. Dito. Meron din tong ano, release at ano, lock. Yan.
to pagtanggalin, pag re-release niya, pag binitawan niyo, maglalak siya. Yun. Pag ni-release niyo siya, itutulak niyo lang na ganyan para magbuka yung lock, tapos sabutin niyo yung hose yun. So, okay na yan. Set up na natin dun sa bombahan at gagamitin na natin. A few moments later. So ayan, i-set up na natin yung ating pressure wash dito sa bumbahan natin. So yun yung suction niya. Diyan, tapos hindi pa na natin nilagay yung hose. So meron na akong tips na bibigay sa inyo kadiyay para hindi madaling masira yung pressure switch ng inyong pressure wash. So makikita nyo to, on off niya. Ayan. Pag naka-on, under yan. So ang gagawin nyo, kung kaya nyo rin lang abutin tong ano niya, yung on-off switch na yan, dito nyo na siya patayin, wag nyo na gagamitin yung sa pressure gun. Kasi yun yung ano, yun yung dahilan kung bakit nasisira yung ating pressure switch. So lahat ng mga pressure wash ganun mga DIY, kahit branded, madali siyang masira dahil dun sa ano, napupira sa yung kanyang pressure switch. Pwede naman natin gamitin yung kanyang nozzle gun o pressure switch gun na tinatawag. Basta wag madalas para hindi madaling masira. So ititesting na natin. Ito, may sabon na to mga DIY. Natin doon natin ipapower off sa kanyang ano switch. So ayan, ito naman ang gagamitin natin ngayon. Dinugtong na natin yung kanyang nozzle. Ito adjustable pala to mga DIY. Dito natin siya natitimpla kung paano yung gusto nating kalat ng tubig yung kanyang buka. So pag hindi natin ginamit ito mga DIY, yung kanyang nozzle pressure switch na to, nakakatamad kung palagi natin siyang pinapatay dun sa mismong switch niya. Yan, kung lagi natin siyang pinapatay, lalo na kung nasa malayo tayo. So baka may mabasa pang mga hindi kailangang mabasa. Kung naglilinis naman ako ng aircon, kasi pag naglinis na ng aircon, ilang oras yun na nakababad na ganyan eh. At saka kailangan natin ang kasama dun. Ito yung ginagamit natin, yan o. Wala siyang pressure switch. Ito, copper tube siya, yan o. Tapos pinitpit natin sa dulo, yan. Makalat yung tubig nito, pabuka pa ganyan siya. So ito yung ginagamit natin at kailangan natin ng kasama para sa yung para switch dun sa kanyang on-off dun sa mismong unit. So ito, ginagamit ko lang ito pag naglinis ako ng motor, pag mag-isa lang ako. Yan. At saka madalang naman ako mag-washing, kaya yan. Ganito kakalat yung kanyang ano, tubig. Pwede natin siyang timplahin. Pag ito patulit, pantanggal sa mga putik-putik. Pwede yan pag banlaw lang. So ito yung gagamitin natin, pantanggal sa mga putik-putik. So iwasan nyo pala ito mga tiyo, pag patulit siya. Kagaya lang sa atin, boost nila yung spray paint niya, baka matuklap.